Bago tayo magsimula mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-share at i-likes ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan at ang ating mga kapwa horror narrator. Shoutout sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga antinggiro at albularyo, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, kay Idol Marvin Maliveran, Amadeo Flores, Lady Bisibilitri MB, Jose Pacificador, kay Norlin Picatsi, Miss Miami Laurel, Miss Joy, sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload, kay Norlin Picatsi, Rona Villaluz, Gerald Anubo, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Wika nitong si Padre Gado. Manolo, mukhang may buhay pa at hindi nahawaan dito sa loob. May mga humihingi ng tulong doon sa unahan. Oh, Padre Gado, tara, puntahan na natin para makaalis na tayo sa lugar na ito. At mabilis na nilang pinuntahan ang unahan. Sumigaw pa itong si Manolo na mga tauhan sila ni Don Ramon at inutusan na tulungan ang mga ito. Sumagot naman ang mga nasa loob ng batuhan at nang tingnan nila ito, nakita nila ang anim na katao na nandoon sa loob. Hinaharangan ng mga ito ng mga malalaking tipak na bato ang pasukan para hindi sila masundan ng mga aswang. Nakakaawa ang hitsura ng mga ito doon sa loob dahil sa ilang araw nakakulangan ng supply ng pagkain doon sa loob. Sobrang papayat na ng mga ito at naluluha pa nang makita sila. Siguro hindi na inasahan ng mga ito na mailigtas pa ang kanilang mga buhay. Bago lumapit naman ang grupo nila ni Padre Gado, sinigurado muna nila na hindi nga nahawaan ang mga ito. Pagkatapos, mabilis nang lumabas ang mga ito ng pangpang. Ngayon, dala na nila ang halaman na iniutos ni Don Ramon. At may mga nailigtas pa silang mga tauhan ito. Nang makalabas na sila ng pangpang doon sa batuhan, nakahintay na din sa labas ang grupo nila ni Tata Makmak. Sabi nitong si Manolo na ang gagawin na lamang nila, kailangan na makalabas agad sila ng gubat at gagawin nila ito ng mabilisan na paraan. Dahil maaaring alam na ng lahat na mga bamot ang kanilang presensya dito sa kagubatan ng isla. Unang naglalakad sa kanilang hanay sina Simon at Tata Makmak kasama ang ilan sa mga kasamahan sa kanilang grupo na umbra. Nasa gitna naman ang mga nailigtas nilang mga tauhan ni Don Ramon doon sa batuhan. Habang inalalayan ito ng tatlo nilang kasama na sina Rico. At nasa hulihan, sina Padre Gado, Manolo at itong si Gutor. Mabilis nilang binaybay ang kakahuyan palabas doon sa lugar. Alam nilang anumang oras, maaaring magsilabasa na at aatakihin sila ng mga aswang na bahamot. Nakarating sila doon sa bundok at nakababa ng patag na walang mga nilalang ang nagpaparamdam. Sabi ni Padre Gado na umaayon sa kanila ang pagkakataon dahil kung mayroon pa rin mga nilalang ang aatake sa kanila, hindi na ito magtatagal dahil malapit na sila sa dalampasigan. At nagkatotoo nga ang hinala nitong si Padre Gado. Dahil doon sa mga bakawan, agad na naramdaman nila ang presensya ng mga ito. Sabi ni Manolo na kailangan nilang umusad habang nilalabanan ang mga nilalang. Tapos na
ang misyon nila sa islang ito. Ang kailangan na lamang nila na gagawin, makalabas sa mga bakawan at tuluyang makaalis na. Habang papasuot na sila doon sa mga bakawan, nakahanda na rin ang kanilang mga armas. Kinakabahan na din ang mga kasamahan nilang tauhan ni Don Ramon, dahil rinig na ng mga ito ang pamilyar na angil ng mga nilalang, hanggang sa makita nga nila ito doon sa labasan ng mga bakawan. Mukhang sinadya talaga na abangan sila ng mga nilalang na ito, dahil doon sa unahan ng pangpang, nandoon nakatago ang kanilang malaking bangka. Nagtatalunan ang ilan sa mga nilalang doon sa itaas ng mga punong kahoy. May mga nagtatakbuhan doon sa mga damuhan at nagsiliparan sa itaas, sabi ni Padre Gado. Mukhang hindi madali ang paglabas natin sa mga bakawa na ito, Manolo. Napakarami ng mga nilalang ang nasa paligid. Kailangan natin na mailabas at madala agad ang mga halaman na kailanganin ni Don Ramon, at may maiwan para harangin ang mga ito pansamantala. Nagpalingon-lingon itong si Manolo sa kanilang mga kasamahan, at pagkatapos ang sabi nito kay Tata Makmak. Tata Makmak, Simon, isama ninyo ang mga tauhan ni Don Ramon at dalhin ninyo ang mga ito, pati na ang mga halaman, doon sa ating bangka. Kami na ang bahala ni Padre Gado sa lahat ng mga nilalang na ito. Ilang segundong hindi nakakibo itong si Simon sa kanyang narinig, at pagkatapos wika nito, Kuya Manolo, napakarami ng mga halimaw na iyan. Baka kung mapaano pa kayo. Si Padre Gado na ang sumagot sa kapatid nitong si Manolo. Huwag kang mag-alala, Simon. Kailangan na madala agad ang mga halaman, dahil ito ang ating misyon. Pag may pagkakataon, agaran din na susunod kami sa inyo. Sabad naman nitong si Manolo. At kung hindi man kami makakasunod, Simon, alam mo na ang gagawin. Umalis na kayo agad sa islang ito. Naintindihan ni Simon ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Sa ganitong trabaho, darating talaga ang pagkakataon na mangyayari ang mga ganitong bagay. Tumango na lamang itong si Simon at kinausap na ang mga kasamahan sa kanilang mga gagawin. Muling umusad ang grupo nila. Nagkatitigan na sila sa mga halimaw na malapit lamang sa kanila. Tumatalon-talon at umaaligid habang naglalakad ang grupo nila. Sa isang kampay ng kamay nitong si Manolo, mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Simon. Lakad-takbo na ang kanilang ginawa. Paglabas ng mga ito doon sa bakawan, papunta na agad ang direksyon nila doon sa pangpang. Ngunit mabilis nang nagtatalunan ang mga aswang at nagsiliparan ang ilan para atakihin na ang grupo nila ni Simon. Mabilis na din na kumilos sina Padre Gado, Gutor at Manolo para harangin ang mga nilalang. Gamit ang pana nitong si Manolo, napipigilan nito ang mga pagsugod ng mga bahamot sa grupo nila ni Simon. Kaya nagawa ng mga ito na maabot agad ang kabilang pangpang. May ilan sa mga nilalang ang nagawang makasunod sa kanila. Kaya nilalabanan na nila ni Simon, Tata Makmak at ang iba pa nilang mga kasamahan ang mga halimaw. Kaya doon sa pangpang, nagkabakbakan na agad ang mga ito. Ngunit kakaunti lamang ang mga nakasunod doon sa kanila ni Simon. Kaya agaran nilang napabagsak ang mga nilalang. Agad nilang inihanda
ang kanilang bangka para agad na makaalis sa isla kung makausad na sina Manolo. Ngunit ang tatlo na sina Manolo, Padre Gado at Gutor, sobrang abala ang mga ito sa dami ng mga halimaw na umaatake sa kanila. Buong tapang naman na nakipaglaban itong si Padre Gado na lalong hinahangaan nila ni Gutor at Manolo. Sobrang bilis at lakas nitong si Padre Gado. Gamit ang kambal na kampilan na hugis cross, buong lakas na pinagtatagpas ang mga bahamot sa iba't ibang parte ng katawan, sa ulo, liig, paa at pakpak. Kaya nagkaroon na din ng lakas ng loob sina Gutor at Manolo para makipagsabayan sa mga bahamot. Kahit na tinamaan na din ang mga ito ng kalmot, wala na silang pakialam. Sigaw ni Padre Gado sa dalawa, "Mauuna na kayo Manolo, Gutor, doon sa pangpang. Susunod na ako. Dalian ninyo. Kailangan natin na makalis agad sa lugar na ito bago pa darating ang iba pang mga nilalang." Napatitig muna ng ilang segundo ang dalawa kay Padre Gado. Sobrang pinahanga sila ng pare sa lakas ng loob nito at sa lakas ng mga kakayahan. Kaya mabilis nang umibis sina Manolo at Gutor habang patuloy na nakipaglaban sa mga bahamot. Umiikot-ikot na din itong si Padre Gado habang sabay na pinagtatagpas ang mga liig at pakpak ng mga halimaw para mapigilan ng pare ang pagsunod ng mga nilalang kay Manolo at Gutor. Marami na ang mga nakabulagta sa lupa ng mga aswang. Patay na ang mga ito at ang ilan naman sa mga hindi napuruhan, pilit na gumagapang at bumabangon. Mas lalong nagiging mabangis itong si Padre Gado. Gamit na nito ang krusipiho ni Kristo na itinali sa kanyang kanang kamay at ang agimat ng ngipin ng kalabaw. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga nilalang sa bawat tama ng kanyang mga tagpas. Nakita din nila na sobrang nagliliwanag na ang mukha ng pare at makikita mo ang tatlong uri ng mukha ng mga mandirigmang anghel. Hanggang sa unti-unting nauubos na ni Padre Gado ang mga kalabang bamot. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, kita nila doon sa mga kakahuyan ang napakaraming mga nilalang ang paparating. Sa tingin nila, mas marami pa nga ang mga ito sa mga nakaharap nila kanina. Hanggang sa nakita nila itong si Padre Gado na tumatakbo na papunta doon sa itaas ng pangpang at sumisigaw na ito sa kanila, "Manolo, dalian ninyo, pandarin na ninyo at umalis na kayo dito sa isla." Naintindihan agad nila ang ibig sabihin ng pare. Mabilis nilang pinaandar ang bangka at tuluyang umalis na sila doon sa batuhan. Kasabay naman ng kanilang paglayo, ang pagtalo ni Padre Gado galing sa itaas ng pangpang. Pagbagsak nito sa tubig, agad itong dinaanan nila at isinakay sa bangka. "Padre Gado, salamat sa Diyos at ligtas ka." Sagot naman ng pare sa kanila, "Hindi tayo pababayaan ng puong may kapal, Manolo. Ligtas na tayong makaalis sa islang ito at tagumpay tayo sa ating misyon." Sabay na napalingon ang mga ito doon sa isla. Nakikita pa nila ang mga nilalang na nagsiliparan at nagtatalunan doon sa dalampasigan. Ngunit walang nagnanais na sundan pa sila. Pagkatapos, napabaling ang tingin ng mga ito kay Padre Gado. Wika nitong si Manolo, "Maraming salamat, Padre Gado. Ngayon ko na naalala ang mga sabi-sabing alamat ng isang paring mandirigma sa isla ng Sikior at ikaw iyon."
Padre ka daw.